Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, i-discuss po natin yung ilang bagay o limang bagay na dapat nating alamin at dapat nating pag-aralan o i-research bago tayo mag-asawa ng isang Pakistani. At ito nga po ang una nating dapat malaman, ang social status o katayuan ng iyong mapapangasawa sa lipunan. Letter A is marital status. Bakit po kailangan nating malaman ang marital status? Dahil po ang Pakistan ay Muslim country. Dahil po dito ay expected na natin na pwede silang mag-asawa ng hanggang apat o maaaring higit pa as long as kaya nilang buhayin ang kanilang pamilya. Na dapat mo talaga yang malaman para alam mo kung paano mong tatanggapin at saan mo ilalagay ang iyong sarili. Letter B is career or occupation o yung uri ng kanyang trabaho. Bakit? Para sa akin, isa ito sa napaka-importante. Dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan at magiging kinabukasan ng iyong pamilya. Nasa reality of life po tayo. Mas maganda siguro kung pareho kayong nagtatrabaho o pareho kayong kumikita. Pero dapat mas i-prioritize natin yung magiging trabaho o pagkakakitaan ng asawa mo. Dahil kapag nag-asawa ka ng isang Muslim, napakalaki ng posibilidad na hindi ka na makakapagtrabaho o hindi ka pagtatrabahuhin ng iyong asawa. Dahil para sa kanila, ang ito ay responsibilidad ng isang lalaki. Pero hindi po natin maaalis ang katotohanan na may mga Muslim din naman na lalaki na pinapayagan nila ang kanilang mga asawang babae na makapagtrabaho. Kaya napaka-importante ang trabaho o pinagkakakitaan ng ating mapapangasawa kapag nag-asawa tayo ng Muslim. Dahil sila ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Letter C, financial status. Maaaring sabihin natin ang financial status ay nakabase sa career or profession ng isang lalaki. Pero ang ibig ko pong sabihin dito sa financial status is, ito bang mapapangasawa mo ay may kakayanan o umuhay ng pamilya? Ibig ko pong sabihin ng financial status is, hindi po yung parang sapat na lang or parang may pera ngayon, bukas wala na. At least yung pong mapapangasawa natin is, kahit na mawalan siya ng trabaho for a while, hindi tayo magugutom. Diba? Hindi po yan pagiging mukhang pera, kundi pagiging practical lamang po sa pananaw sa pamumuhay kasi yan po ang reality ng buhay. Lalo na kung pupunta ka na dito sa Pakistan or ititira ka niya dito sa Pakistan. Kasi nga, kadalasan hindi nagtatrabaho ang mga babae dito. So, magiging kawawa ka kung ang asawa mo ay hindi financially stable. Kasi mahirap pong mamuhay dito sa ibang bansa o dito lalo na po dito sa Pakistan para sa mga babae kapag malayo ka sa iyong pamilya at kulang ka sa abilidad. Kahit pa nga minsan may abilidad ka, pero dahil nga sa kultura ay hindi mo magamit yung iyong abilidad. Number 2, culture or kultura. Kapag sinabi po natin kultura, ito po ay napakalawak na usapin. Pero ang gusto kong i-discuss dito ay yung mga basic po lamang na dapat talaga nating alamin. Una o letter A is ang religion. Pakistan po ay isa sa napaka or Muslim country at halos lahat ng mga tao dito, although napakaraming relihiyon, ay Muslim. At kapag po sinabi natin kultura, ang kultura ng isang bansa ay kadalasang apektado ng relihiyon. At dahil nga ang Pakistan ay Islamic country, karamihan sa kanilang kultura ay naaayon sa kung ano ang kulturang itinuturo ng kanilang relihiyon or ng Islam. Kaya dapat mong alamin kung ano bang relihiyon mayroon ang iyong asawa. Although, halos lahat sila ay Muslim, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang Muslim po ay marami ding klase. General, ito po yung mga dapat niyong malaman. Ano bang klaseng pagka-Muslim mayroon ang asawa o pamilya ng asawa mo? Ito ba yung mga Muslim na sobrang istrikto? Ito ba yung mga Muslim na hindi masyadong istrikto? O ito ba yung mga Muslim na modern na yung sinusunod nila? Although, dapat po sa katotohanan ang Muslim ay dapat isa lamang ang kanilang sinusunod. Pero dahil nga po sa pagbabago ng ating mundo or hindi ko alam kung paano, pero ito po ay katotohanan. May pagkakaiba po sila pagdating sa practices o sa paniniwala sa pagiging Muslim or in Islam. Kaya dapat mong alamin yan para malaman mo kung saan ka mabibilang. Letter B,
kaugalian o uri ng pamilya. Napaka-importante din po na malaman natin sa kultura ang kaugalian at uri ng pamumuhay ng mapapangasawa mo. Ano ba yung mga kaugalian sa pamilya nila? Kaya walang masama kung magtatanong kayo sa lalaking pakakasalan nyo. Sipo, ang kultura ay nagsisimula sa ating pamilya. At ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang kultura. O kahit pa nga in general, mayroon tayong sinusunod na kultura na naaayon sa bansa at relihiyong ating kinabibilangan. Pero ang pamilya po ang may pinakamalaking contribution pagdating sa ating kultura. Letter C, pananamit. Dapat mo talagang malaman yan kung paano sila manamit. Kasi iba't iba po din dito ang klase ng pananamit. Although, in general po, bilang isang Muslim, kailangan nating mag-cover ng ating head. Pero may mga pamilya po na hindi sila nagko-cover. Katulad po ng aking, sa pamilya ng aking asawa, hindi po kami nagko-cover ng head. At ang amin pong pananamit ay naaayon sa kultura ng Pakistan. So, dapat malaman mo saan nabibilang ang pamilya ng mapapangasawa mo. Para at least alam mo na kung ano ang gagawin mo. Tulad nga ng sinabi ko, iba't iba ang klase ng pagiging Muslim. Mayroon pong stricto, mayroon hindi masyadong stricto at mayroon naman talagang napaka-modern na. So dyan din nakasalalay or naayon yung kanilang uri ng pananamit. Letter C, pagkain or food. Isa po ito sa napaka-importanting dapat nating malaman kapag nag-asawa tayo ng isang foreigner. Lalo na po kung dito sa Pakistan. Kasi talaga naman pong kakaiba yung pagkain nila sa pagkain natin. Kaya dapat malaman mo in advance kahit na yung mga basic man lang kung ano ba yung mga pagkain dito. Letter E, language or wika. Ito po yung napaka-challenging sa pagdating sa culture ng ibang bansa. Kahit po naman saang bansa tayo mapunta, talaga pong ang language o ang salita ang pinaka-challenging sa lahat. Kaya nga dapat, alamin mo kahit na yung mga basic man lang na languages dito sa Pakistan. Kasi may iba't iba din po silang language katulad sa atin at sa ibang bansa. Kung may alam ka, kahit na basic man lang, at least, di ba, hindi ka na maninibago. Kaya nga dapat, alamin mo kung ano yung mga basic na languages o wika dito sa Pakistan. Kasi po, tulad sa atin, marami din po silang klase ng languages. Nakadepende po kung saang lugar o provinces sila nabibilang. Third or pangatlo na dapat nating alamin ay ang educational background. Bakit dapat natin itong malaman? Kasi po kahit hindi ko elaborate o ipaliwanag ng mabuti, alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Iba pa rin po ang nakapag-aral kahit papano sa hindi nakapag-aral. Kahit po yan high school graduate o kahit hindi po yan nakapag-college o hindi naging masters or doctors in education, iba pa rin po yung nakapag-aral kahit papano sa talagang hindi nakapag-aral. Hanggapin man po natin hindi, ang mga nakapag-aral po kahit papano, iba po yung way of living nila. Mas madali po silang makaintindi at mas madali po silang paliwanagan o makatanggap ng kultura ng ibang lahi o ibang tao. Ibig sabihin na lahat ng hindi nakapag-aral ay hindi na mannered or wala ng magandang manners. Hindi po ganun kasi marami din, may mga hindi din po nakapag-aral na talaga naman pong napakaganda pa rin ang ugali or kaugalian sa pamumuhay. Nakadepende po sa klase ng pamilya. Pero hindi rin po natin mailalayo na mas marami ang hindi nakapag-aral na talaga namang mahirap paliwanagan, hirap baguhin ang kanilang paniniwala. Ito po yung mga kadalasan nagiging traditional na yung way of life. Kasi mga pamilyang nabibilang sa pamumuhay na traditional talaga yung pamumuhay. Kumbaga kung ano yung inilipat sa kanila ng kanilang matatanda by generation to generation, doon na lang sila nag-i-stick at hindi na nila binibigyan. Importansya ang edukasyon or formal education. Is age o ang edad. Bakit isinali ko ang edad? Ganito po kasi yun. Tingnan natin, age doesn't matter when it comes to love or when it comes to marriage or couple relationship. Po ako dito, pero para sa akin, as long as hindi kasama or hindi involved ang money, then it's okay, go. But if it involves money, then that is a big no. Ano na po sa mga katulad nating babae? Kasi kadalasan kapag nasa 50 to 60 years old or above, ay stable na tayo financially. So hindi natin mailalayo na mga babae pa rin na nakakakilala talaga ng mga lalaki na half of their age. O yung mga halimbawa nasa 60 ka pero yung lalaki nasa 28, 30 years old lang. Naman pong masama katulad ng sinabi ko, as long as hindi nyo sinabing mayaman kayo at nagpakita ka ng mga ari-arian na pag-aari mo ng gap at handa ka pa rin pakasalan ng lalaki ito, then that's good. So why not, di ba? Pwedeng-pwede po tayo mag-asawa ng mga lalaking bata sa atin as long as it's not involving money. Ang mas maganda kung may pera ka po at marami kang ari-arian, huwag mo munang ipakita sa lalaki. Hayaan mong mahalin ka niya ng ikaw mismo.
mas napakabata mo sa lalaki. It's your own choice. Itong mga bagay na ito po ay nasa atin ng choices. Binibigyan ko lamang po kayo ng idea kung bakit ba importante malaman natin ang edad as well. Next, number 5 is the place. Kailangan po nating malaman kung asa ang lugar na bibilang o nakatira ang naninirahan ang ating mapapangasawang Pakistani. Sipo, ang lugar ay napakalaking impluensya pagdating sa kanilang pamumuhay at sa magiging buhay mo dito sa Pakistan. Last but not the least, na gusto ko lamang pong i-add, bago po tayo magdesisyon sa mga ganitong bagay, gamitin po natin ang ating mga mata. Huwag po tayong maging bulag sa katotohanan. Gamitin natin ang ating tenga. Huwag po tayong maging bingi sa katotohanan. Gamitin po natin ang ating isipan para mag-isip ng tamang desisyon para sa ating sarili. Tapong masamang magmahal. Basta sapayan natin ito ng tamang pag-iisip. Desisyon sa buhay. Ito lamang po at sana may natutunan kayo sa aking diniscuss ngayong araw na ito. Thank you for watching and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!